sa green house, ah. Kuya, kuya, kaway-kaway naman! Kuya! Hindi pa dyan! Dito, dito, kaway-kaway naman! Ay, wala na. Paano, paano pupunta yung guest natin kung ganyan naman? Sabi ko sa inyo, hindi nyo alam, baka katabi nyo na. Tingnan nyo yung mga tabi ninyo, baka siya na. Diyos ko! Oh. Buhay na buhay pa ba? Yes! Alas 7 pa lang yata? Alas 7 pa lang ba? Oh, ako nga po, galing Pasig din eh. Anyway, katulad ni Alan, ako rin po ay nag-switch to Isko. Ako po ay taga Pasig. Pasig! Ay, wag ka na rin tayo. Taga-taytay ako. Taytay. Ngayon po, ang reason kung bakit binibigay ko ang serbisyo ko at ang pagmamahal ko ng buong buo kay Yorme, dahil kami po ay isa sa mga pamilyang natulungan ni Yorme noong COVID-19 last year. Dahil po kay Yorme, why? Alam ko, naririnig ko to. Ilang beses na kitang pinasasalamatan buong puso ko. Dahil kay Yorme, buhay na buhay ang tatay ko. Palakpakan naman po natin. Yes. Sa lahat po ng cities sa Metro Manila, sa Maynila lang may Remdesivir at Tosimisulat. Tama! Severe COVID po ang tatay ko. Muntik na hong hindi umabot. Ang sabi ko sa kanya, Tay, dalawa lang ang pwede sumundo sa'yo. Hulaan niyo kung sino yung isa. Sino? Ako! Oho. At yung pangalawa, sino? Si St. Peter! Culinary. Siyempre, hindi ako papayag na si St. Peter ang susundo sa tatay ko. Lumaban ang tatay ko. Ka-birthday ng asawa ko, si Yorme at si Doc Willie, October 24. Ang regalo namin kay Yorme ay video greeting sa tatay ko habang siya ay nagpapagaling sa loob ng PGH. Mm. Nakapasok po kami sa PGH. At kung kami po na taga-Pasig ay pumunta sa Medical City or St. Luke's, baon na baon na po kami sa utang. Yes, tama. Kasi pag nagka-COVID ka, talaga malaki gagastusin mo. Mahina ang 4 milyon. Dahil po kay Yorme, hulaan ninyo, wala akong binayaran! Wow. Taray, libre lahat! Libre lahat! Kaya malaki akong may libreng kiss kay Y! Ayun, taray, kiss lang. Sa may hug! Yun! Ngayon, dahil dun sa pagkakataon na yun, pinangako ko sa sarili ko, sabi ko, magdo-donate ako sa PGH. Kaso ang sabi, marami naman na daw nagdo-donate, hindi na mapapansin. Kaya, ang naging motto ko sa buhay, hanggang May 9, ipaglalaban ko si Isko ng buong buhay ko! Yes! Yes! Ang tanong natin, sila ba? Kayo ba? Ipaglalaban nyo ba si Isko hanggang uli? Yes! Kaya nyo bang ipangako na walang iwanan? Kaya! Dito, dito, walang iwanan! Yes! Dito! Ay, ang hina sa likod! Baka mabilawukan, kumakain ng lugaw. Okay! Ako naman, Miss Beth, sorry ha. Si Isko po kasi is kapitbahay ko. Actually, kung alam niya, inaanak niya po yung bunso kong anak. Kasi, alam niya ba? Oo, alam niya. Of course, kasi nakapirma siya sa birth certificate ng anak ko. Konsihal pa lang siya noon ng Distrito 1. Oh, kasi malapit yan sa Tuason eh. Ako naman, si Bilya ako, tsaka sa Balawagas. So, si Isko naman talaga, siya yung tipo ng tao na talagang kaya mong abutin. Diba yung iba kapag ka naging politiko na hindi mo na maaabot? Yung iba, di ba, kapag election lang lumalabas, pumupunta sa mga iskinita para lang kamayang kayo. Si Isko hindi. Kahit hindi election, talagang lumalakad siya. At saka dito lang ako bumilib kay Isko, walang mayor ang nakagawa ng ginawa ni Isko sa Maynila. Wala talaga. Palakpakan natin si Y! Malakas na palakpak naman po! Kaya ako, bilang buhay na saksi, naniniwala po ako, kung naririnig man po to,
ni President Isko Moreno Dumagoso, naniniwala po ako na kaya niya, kung nakaya niyang gawin sa Maynila, kaya niyang gawin sa buong Pilipinas. Talagpakan niya naman! Nakakataas ng balahibo! Yes! At saka syempre, eto na! Bago mo tawagin yan, eto yung mga talaga na mga pumunta na mga early bird dito. Ang inisyatibo ng Makabagong Pilipino or IMP. Palakpakan po natin! Palakpakan! Palamasan ng palakpak! Nandito rin po ang 35-100 100% Batang Maynila. Yeah! Laban! Okay, nandito rin yung isang bangka, isang diwa. Nandito rin si Chairman Nuena Cruz, SK Joy Dodong Dodonay. Ano ba? Dodonay! Ito si Sek Anbin! Ikaw na po. Medyo malabo yung mata ko. Sek Anbin or Sehas? Tama? Yes! Okay! Mr. Rodolfo Poha? K. Paquito Fernandez? Kaway-kaway! Joseph Fajardo, Barangay 794! Rowena Chua, Barangay 759! Punong Barangay... Well, kinabang ka ba? Kaya mo yan, ate. Taga lang, isa lang, ate. Matatanggal yung kaba mo. Sige, kaya mo yan. Kasi, noong vice mayor pa siya, yung 2010. Iiyak siya. Ate, chat mo na lang kaya, tapos pasa mo sa amin, tapos papasa mo sa amin. Okay. Napapanood ka ni Yorme. Nung vice mayor pa siya, isa ako sa natulungan niya. Tuning din lang naman ako marami. Pero ako, nangyari sa buhay ko noong 2010, ito, dalawang taon pa lang, nagkaroon siya ng TB meningitis with hydrocephalus. Operasyon niya noon, nung lumapit ako kay vice mayor pa siya noon. Hindi po siya dalawang isip. Umiiyak ako noon at nagmamakaawa na kung saan ako makakakuha ng pang yung gamit sa operasyon, kasi ang PGH ay libre lang ang doktor. Pero yung kagamitan, kami po ang mag-provide kung saan kami po kukuha na manihingi ng tulong. Isa po siya doon sa nahingihan ko ng tulong nung vice mayor pa siya. At hindi po, umiiyak po ako ang salita niya. Kaya mo yan, Nay. Ay, paglalaban natin. Kasi buhay yan ang anak mo. Siya po yung tumulong sa akin na mabigyan siya ng gamit na yung tubo sa ano. May tubo po siya sa ulo. Hanggang ngayon, siya ay 13 anyos na. Dalawang taon lang siya nung inoperahan sa PGH. Dahil kay Vice Mayor pa siya noon, dahil kay Yorme, eto na siya ngayon, grade 7 na siya, natanggalan siya ng maintenance ng phenobarbital yun na inano sa kanya ng doktor. Teka lang ha, kasi nanginginig ka, ate, ino muna. Oo, baka mamaya hindi pa nagiging presidente si Isko, magbayad na kagad kami ng ano eh, buy one take one na. Buy one take one pa naman ngayon sa St. Peter. Hindi nanginginig siya eh. Oo, ate, kaya mo ba? Oh, sige. I'll go. May nang oras pa yan natin. Oh, sige, go, ate. Isa siya dun sa ano, yun na lang, simple yan ko na lang, isa siya dun sa tumulong sa akin. At saka ito pa po eh, nung pandemic, itong pandemic naman. Sino si pandemic, ate? hindi, pinapatawa ko lang para hindi maano. Isa naman doon na binigyan na naman kami ng pagsubok ng... Pero kaya naman, isa sa, yung asawa ko kasi natanggal, isa siya natanggal na trabaho noon, nagsarado. Ano yung nagsara, ate? Kumpanya po nila, nagbawas ng tao. O, kasalanan ni Yorme, ate. Hindi po. O, tapos? Isa po siya doon sa, na nabigyan po kami ng pagkakataon. Ah, okay. Nung kay Mrs. Sumandak po, lumapit siya kay Yorme, na maipasok po kami ng trabaho bilang DPS. Po, nung wala kaming tsa-tsa, makain, isa rin po siya doon sa tumulong. Ang dami kong pagpapasalamat, di ba? Kaya nga,
Kaya nga, ano pa? Taga Maynila tayo eh. Eto tayo. Ako'y paglalaban ko. President, idol po kita. Ate, reklamo mo sa barangay ang hinain. Salamat talaga. Ito, oh, inano ko lang ito sa buhay ko. So, yun ang anak ko. Maraming matis. Sa mga tuwid, talagang nabuhay yung anak mo. Oh. Nabigyan ng trabaho yung asawa mo lang dahil kay, at saka ikaw, nabigyan ka rin ng trabaho lang dahil kay President Isko Moreno. Yes. Oh. Oh, tanggalin mo yung mask. Siya po magsasalita doon. Ah, okay. Ilang minuto rin. Salamat, Dior Me, dahil po tinulungan mo po ako nung meron po akong sakit. Ayan na. Thank mas best actor to sa'yo, Dai. Okay, go. Ayun, nanonood si Isko. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Boya Bunda. Thank you po, dahil po binigyan mo po kami ng pang-ano po sa operasyon. Thank you po kasi ano po. Kaya mo yan na. Ito naman, inaampas mo yung likod. Meron nga mga meat. May sakit nga. Mapanakit din ito namin natin. Wala na akong masabi. Thank you po. Okay. Oh. Ayan. O, ipalakpakan nyo naman. O, oh, di ba yung mga natulungan ni President Isko? Maraming salamat na. Oo. Ayan. Thank you po. Marami pong salamat. Pila na po ulit sa lugaw. Unlimited yan. Okay, sir. Oya, ang role natin ngayon ay maging...